Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to, it's... ito mga kaibigan, ito na. Ito nga, it's showtime. Ay pinatawag na ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Dahil dito sa ginawa nitong dalawang ito. Yan po, nasa picture. O, tingnan nyo. No? Ganyan ba pagkain ng icing ng cake? Tanong ko lang. Kasi sabi nung iba, normal daw yun. Normal daw yun yung ganong ano, ganong pagkain ng icing ng cake. Ganon ba yung ganon ba kumakain ng taga Showtime? Kayo yung mga tagahanga ng Showtime, tanong ko lang. Ganyan ba kayo kumain ng icing ng cake? Yung igaganyan nyo. Tapos gaganon-ganon, pipikit-pikit yung mata. Tapos ilalabas yung dila, sabay papasok. Ganon ba yung pagkain ng ano, tamang pagkain ng icing ng cake? Tapos si Vice Ganda, ganun din. Kaya ang nangyari tuloy, nakita kayo ng isang tulongges. Napansin kayo nung ano, nung isang motivational speaker ko, no, na lahat na lang pinapansin. And this time, dun sa kanyang pagpansin sa inyo, ay mukhang tumama itong tulongges na to. Etong si Rendon Labrador. Mukhang tumama siya to, Dits. Kasi sa totoo lang, pangit talaga tingnan. Pangit talaga tingnan yung ginawa na itong dalawang ito. Sa harapan pa ng mga bata. Sa show ng mga bata, sa segment ng It's Showtime na ang title Isip Bata, kung saan nandun yung mga bata sa harapan nila. Tapos nagaganyanan eh. Kadiri, wala. Di ba? Kaya naman nakatawag pansin dito kay Tulongges sa Rendon Labrador. Sabi nga daw niya, kahayupan daw yung ginawa na itong dalawa. Ha? Kaya ako naman, nung kinontent natin to, napansin ko lang, isa pa sa Tulongges dyan, ay itong si Jong Hilario, na isang lingkod bayan, binoto ng taga Quezon City ba to? Konsihal, number one na konsihal pa ata. Tapos imbis na pagsabihan yung mga kasamahan niya dyan, say it's showtime na teka, parang hindi na maayos yung ginagawa ninyo, imbis na ganun ang gawin, talagang humahalakhak. Namimilipit sa kakatawa at tuwan-tuwa dun sa nangyayari. Na bilang isang lingkod bayan, dapat kayo magiging halimbawa sa inyong mga constituents. So, kapag nakita pala ng ganito si Jong Hilario, imbis na sawayin, talagang pumapalakpak pa, pati tenga, halos mahano, lumupasay dun sa ano, sa sahig. So, sobrang tuwa eh. So, ayun, nakita ko. Ito, nakita si Vice Ganda. Pero bastos talaga, sa totoo lang. Bastos yung ginawa nila. Hindi ka aya-aya. Sabi nga nila eh, ito raw kasi ay nagpakita ng alleged indecent acts. At concerning scenes. Kumbaga yung mga nakaka-alarmang eksena. So, ang nangyari? Ito mga kababayan, it's showtime, ay pinatawag para mag-testify. Dito nga sa MTRCB. Dahil sa, naku, ang dami palang nagreklamo. Nakarinig sila ng reklamo galing sa iba't ibang sektor. At sabi ni MPRCB Chairman Diorella Lala Soto Antonio, pinadala na itong Showtime ng notice to appear and testify. Pinadala na itong mga noontime show producers. Dahil nga dito sa ginawa na itong mag-jowa na to. Itong magjowa na to, gumawa ng kalokohan ng sabi nga ni Rendon Labrador, kahayupan. Merong maraming umaalma, hindi na makahayupan yun eh. Sige, ano lang, kabastusan. Diyan sa Isip Bata segment. Nangyari yan noong July 25. At ang sabi ng MPRCB, ang nangyaring eksena ay in violation of Section 3, Presidential Decree number 1986. Ayan. Ano ngayon? Ha? Ano mangyayari? Landian pa more. Di ba kayo nagsama sa bahay nyo? Magkasama naman kayo sa bahay. Bakit sa labas pa kayo gagawa na katulonggesan? Okay lang sana kung ano eh. Kaso ang sagwa eh, malaswa eh. Ang pangit. Kadiri. Ayan mga kababayan, yung nangyari diyan kay Vice Ganda.
At tayo natin kung ano yung resulta, kung ano na pag-usapan dyan sa MTRCB. At dahil dito, nag-post na naman, ito si Redon Labrador. At tuwan-tuwa itong tulonggis na to. Eto, babasahin ko yung ano, yung post ni Redon Labrador. Sabi niya, Monday, tuwan-tuwa eh, tuwan-tuwa, tuwan-tuwa ito si Redon Labrador. Pilipinas News Update, MTRCB. Oh, hindi natin pwedeng i-tolerate ang kahayupan ni Vice Ganda. Grabe talaga, kahayupan. Ayan ha, hindi ako nagsasabi niyan, si Redon. Ha? Hindi natin pwedeng i-tolerate ang kahayupan ni Vice Ganda na lumason. Lumason. Grabe talaga yung mga termino ha, ni Redon ha. Lumason sa pag-iisip ng mga kabataan. Tayo-tayo na lang, magwalang hiyaan, wag na wag niyong idadamay ang mga bata. Tandaan ninyo, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yun no. May pa ganun-ganun pa. Ito si Redon Labrador. Parang tunay ah. Para sa Pilipinas, maraming salamat sa pag-aksyon, MTRCB. Pag-aksyon natin ang MTRCB. Kampi ninyo ako. Itama natin ang mali. Itama natin ang mga mali. Stay motivated. Pinasok na naman niya yung kanyang stay motivated eh. So, yan, tuwan-tuwa itong si Redon Labrador dahil nga, syempre, alam ninyo, sa totoo lang, siguro sa mga pinunay niya, mga 100, siguro, 105 ang ano, sabla. sa 100 napunay niya, sa totoo lang, 105 yung sablay, kaya tuwan-tuwa siya na sa unang pagkakataon, itong pinunay niya, ay tumama siya, mga kababayan. Tuwan-tuwa siya eh. Biruin mo, tumama siya. At marami ang umagri sa kanya. Isa na tayo. Ha? Ah? Tuwan-tuwa itong tulonggis na to. Ha? ah? Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa itong tulonggis na to. So ngayon, ito na naman may bago. Oh. Meron kasing issue na naman si Redon Labrador. Tungkol naman ito dito kay Tito Sen. Ha? Ah? Kaya former senator, former Senate President Tito Soto. Kasi dun sa isang programa sa EAT, nakita raw siyang kabastusan na naman. Ito yung nangyari niya sa programa na EAT na hinalikan nata ni Tito Sen, si Ma'am Helen Gamboa, yung kanyang asawa. At ngayon, ito ngayon ang banat niya. Sabi niya, ito na ba ang mga bagong noontime shows? Puro kabastusan na lang. Hindi pa nga ako tapos kay Vice, meron na naman. Pakiayos nga yan, MTRCB. Paano natin maayos ang Pilipinas kung pati National TV ay wala na ring moralidad? Hindi masama magpakita ng pagmamahal sa kapwa. Gusto ko lang isiksik sa mga kukote natin na may tamang lugar tayo para dyan. Sumasakit ang ulo ko sa inyong lahat. MTRCB, galaw-galaw tayo ha. Hindi pwedeng itolerate ang mga yan. Maraming salamat. Ayun sabi ni Redon Labrador. Tungkol naman ito ha, dun sa nangyari sa EAT na sinasabi ni Redon, kabastusan din. At ito. Ang matinding issue dito, tinatanong niya dito kay MTRCB Chair Lala Soto. Sabi niya, kaya mo din bang ipatawag ang tatay mo para itama ang mali? Oh. Tapos meron pa tama din sa TBJ. TBJ, akala ko ba wholesome kayo? Oh. Ano ba nangyayari ngayon sa noontime shows natin? At puro na lang kabastusan. Ayan yung huling banat ni Redon Labrador. Ang dami natin pag-usapang issue. Unang-una, sinasabi ni Redon, nakabastusan daw yung ginawa ni Tito Sen at dun sa kanyang asawa si Helen Gamboa. Pangalawa, nanawagan siya kay MTRCB Chair Lala Soto na anak ni Tito Soto na kaya mo ba ipatawag yung tatay mo para sagutin yung nangyari dyan sa EAT? At pangatlo, sabi niya sa TBJ, kala ko ba wholesome tayo, ba't may mga ganyan? So, yung tatlo na yan, pag-uusapan natin yan sa next video. Hindi natin pag-uusapan ngayon. Kailangan maliwanagan si Redon Labrador. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa 100 na sinabi na ito, 105 ang mali.
Aya, ito, itong puna niya dito sa ano, kinatitusin. Ito, hintayin niyo yung video ko. Kasi akala ni Rendon Labrador na tumama siya isang beses, eh puro tama na siya. Hintayin niyo sa susunod na video ko na mali yung iniisip niya. Hintay lang, Rendon, hintayin mo yung susunod na video ko.